Magandang araw po muli mga boss. Ito pong gagawin ko is Toyota Innova 2015. Ang problema po nito mga boss is yung fuel light warning niya, may mga time nagbiblink siya. Kaya dito po muna ako nagtuon sa fuel pump niya. Check upin ko po muna ito. Tatanggalin ko po yung dalawang hose niya. Tapos ito pong wire sa sensor. Ganon din po yung sa likod. Actually, kabibili lang ito ng mayari ng sasakyan. Kaya wala pa siyang alam tungkol sa history nito. Siyempre, automatic kahit naman ako. Kaya ang ginawa ko, check up ko muna itong fuel pump niya. Po, tinanggal ko po siya. Luwagan niyo po muna yan. Iikot lang po yan, pakaliwa. At pag naluwagan niyo na po, at wala na siyang thread, na may ikot kayo, kumuha po kayo ng screwdriver. Yung flat, sungkitin niyo po yan. Yung sa pinakagatla niya. Dahan-dahan lang po pag sungkit. Sa po yung angat. Kaya sa hilahin nyo, mas mabuti singkitin nyo lang ng flat screw. Yan. Tataas ko na yung pinaka head ng fuel pump. Ito po yung pinaka filter niya. Ito ang fuel filter po yan. Ayan po nakita nyo. Marumi na rin po siya eh. Pero pansinin nyo po, tupi po yung ano niya. Mali po yung nailagay na fuel filter. Kasi nyo po, bubaloktot po. Pinasok ko po siya ng malinis na basahan. Tapos inano ko po yung pinaka-plotter niya. Baka ako stock up. Yung pala, naipit nung ano. Naipit siya nung fuel filter. Kasi nga, mahaba po yung nailagay. Yung pinaka-fit niya. Masyado mataas yung extension. Meron po yung o-ring sa gilid. Tanggalin niyo po yan. Gamit po kayo ng flat screw, sikutin nyo lang siya yan. Plastic lang yun, sir, no? Pag ako pa naglilinis ng fuel pump, pinupunasan ko lang po yan ng basahan. Pero binalawan ko po muna siya ng diesel, syempre. Tapos yung balawan, yung diesel niya mismo, ayun ang pinanghugas ko sa kanya. Actually, malinis naman po yung diesel niya dahil wala akong problema to eh. Ayun nga yan, ang naging problema niya lang, yung pinaka-light warning niya. May mga time na nagbiblink. Eh, yun nga po, di ba, mahaba po yung pinaka-pitan ng fuel filter. Ito po yung para dyan talaga. Tingnan nyo po. Maiksi dapat. Ayan. Pansinin nyo, yung pinaka-malaki yung puwang nung sa may put niya. Ayan, ang laki o. Oh. Yes, dito sa kabila po, oh, ayan, malaki po siya. Kukumpir ko po dito sa isa na binili ko, ayan po yung kakabit ko. Ayan po yung eksakto para wag tumama sa plot. Siguro, hindi po napansin nung nagkabit. Maaaring pagod na. Natural lang naman yun dahil tao lang naman tayo. Kakamali. Kaya, just experience na lang. Pag malinis na po yung fuel filter housing, pwede natin ilagay yung fuel filter at saka yung o-ring. Ilalagay ko po yung o-ring niya. Sa paglagay naman po ng o-ring, basta may lapat nyo lang siya ng maayos at tandaan nyo po kung saan nyo pong gatla siya na inalis. Kasi may mga guhit-guhit po yan, tatlo. Baka magkamali po kayo. Kaya tatandaan nyo po yun. Hindi ko pa naman natapin, hindi ko nakalimutok pa at patagilid, hindi nyo nakita. Basta pag kinalas nyo po yung ganyan, madali na naman po yan. Kayang-kaya nyo na yan. Tandaan nyo. Kaya picturean nyo bago nyo tanggalin yung o-ring. At ito pong tinuturo ko, yan, may ayan po, araw po yan, kung saan nyo po itatapat yung pinaka cover ng fuel pump. Meron din po yung araw na makikita nyo. Bali, gagawin nyo lang, pagtapatin nyo lang po yung araw ng body ng fuel pump at saka yung pinaka head. Yung dalawang araw na yun. Pagtapatin nyo lang po yun. Pagtapat na po siya, i-press nyo po. Yan, katong ginagawa, dinidiin ko po yan, sinasalubong. Yan, pag-press na siya, iaangat nyo ngayon yung pinaka-roscas niya, ayan po yung maglalak, yung pinipihit na yan, ayan po. Wala pong kahirap-hirap yan, parang nagbukas ka lang ng thermos at nagsara. Ganun lang po ang gagawin nyo dyan.
Oh, tanyo, hindi po ko nahirapan. Hindi na kailangan gumamit ng diyan, malakas na pwersa. Pwede nyo na po siyang ibalik. May gatla po yung ano niya, na pagtutusukan. Sakto po yan. Tapos, ikabit nyo po muna yung hose ng papunta galing sa tanke. Tsaka nyo i-press yung pinaka-pump niya. At pag pinapump nyo na po siya, takpan nyo po yung pinaka-pipe. At pag naramdaman mo parang may tumutulak sa daliri mo, ilabas para kawalan mo po, hangin po yun. Ulit-ulitin nyo lang hanggang sa ang lumabas na ay yung mismong diesel fuel niya na. At kung puro diesel na lumalabas, pwede nyo na pong tigilan sa pagpapump. Baka naman kasi ganahan kayo, porket pump ang pinag-uusapan eh, hindi nyo na tinigilan. Eh, iba ubus naman yung gas nyo. Napakamahal pa naman ang diesel ngayon. Balik tayo sa trabaho. Pag nilagay nyo po yung hose, kung maaari, nakapress kayo. Naka-DN. Tsaka nyo ngayon bombahin siya. Actually, kahit na hindi naman kayo naka-DN, okay, pwede rin naman. Pero para wala nang problema. Alam nyo, mga style naman noon, para huwag pasukan ng hangin. Ganun yung style noon ng mga matatandang mekaniko. Gaya ko rin, matanda na rin. Balik niya po uli yung mga wire. Yan. Balik niya po uli siya. Dalawa lang naman po yung wire na yan. At pag okay na, nakabit nyo na yung mga dapat yung ikabit, pwede na pong start. Muli po mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana meron po kayong natututunan kahit maliit lang. Pakisubscribe naman po itong channel ko kung pwede. Pashare na rin and like. Salamat po ulit.